Narito na ang inyong bagong magiging Sunday afternoon habit sa PG8 Radio. Isang oras ng inspiration, motivation at empowerment sa mga bagong paaralan ng buhay sa online world. Entrepreneur Radio Online. Invest early in life and be an entrepreneur. Ito ang susi sa inyong tagumpay. Matuto ng mga tips, techniques at best practices sa pagsisimula ng negosyo. Entrepreneur Radio Online. Ka-entreps, narito na ang programa para sa makabagong Filipinong negosyante. Makakasama niyo kami tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon para sa usapang punong-puno ng kaalaman sa pagsisimula ng inyong pangkabuhayan. Maririnig niyo kami dito sa DWIZ 882 at mapapanood sa DWIZ Facebook page. At yan. Ayan. Naka-unmute. Alright. And linggo-linggo nagbibigay inspirasyon sa kahusayan at tagumpay ng bawat Pilipinong negosyante. Dahil dito sa Entrep Radio, may puso ang pagnanegosyo. Kaya Luzon, Visayas at Mindanao, isang maganda at maaraw na hapon sa inyong lahat, mga ka-entreps. Hatid namin sa inyo ang isang oras ng information, inspiration, motivation at empowerment para sa ating makabagong Filipino entrepreneurs. Welcome to Entrep Radio on DWIZ 882. The voice of Filipino entrepreneurs. So yan, kamusta mga ka-entreps? Isang araw na lang. At tayo'y magdidiwang na ng tinatawag na V-Day or Valentine's Day. Ano bang mga na-ready na natin? Kung tayo ay mga negosyante, ano bang mga promos na gawa natin? No? Tatlong linggo na natin nire-remind to. No? So bukas, talagang maraming benta sigurado ang mga flower shops. Kung hindi pa man ngayon pa lang nakapag-order na yung mga customers, bukas yan sigurado. Mga pahabol, ay nga pala, kailangan na. Kailangan nang mag-deliver, kailangan bumili. No? Ikaw, Chase, ano bang plano mo para bukas? Flowers, chocolates, candlelit dinners, one seating lang. All mine. Good for one lang. Oh, good for one lang. Parang sariling pagmamahal. Self-love, tawagin nga naman din. Self-love. Ayos. So, ngayong araw na to sa Entrep Radio, dahil nga Valentine's Day din na episode, no? Ibang klaseng V-Day dahil usapang boses tayo ngayong hapon, no? So V-Day as in Voices Day, no? Voices Day. Ito, yes, exactly, diba? Voices Day naman, no? Ibang V-Day. And syempre, ang pinakamasaya sa lahat, meron tayong tour na gagawin sa isang dubbing studio, no? So, yung mga ka-entreps natin na nakikinig ngayon, pwede kayong sumilip sa Facebook page po, no? Ng DWIZ para makita nyo rin ano ba yung pinupuntahan o ginagawa ng ating guest ngayon. Ano ba yung dubbing studio? Bakit ba yan na medyo matunog ngayon? Wow, matunog. So, yun. No? So, ipapakita sa atin ng ating guest ano ba ang ginagawa pag nag-live dubbing. Live dubbing. So, yun. Chase. Ayan. No? So, tutok lang mga ka-entreps at teka, baka nagtatanong ang ating mga ka-entreps, no? Meron pang mga tanong mga ka-entreps. Oo. Ano ba yung relevance ng pagboboses sa isang negosyo? Yeah. Oo. So, Chase, ano bang relevance? Bakit ba kailangan pag-usapan yan? Actually, marami, no? Sir Rene, yan. Una, ang mga marketing videos ay ginagamit na... Gumagamit tayo ng mga voices na sa videos. Ayan, tama, di ba? While we're marketing, we actually speak. Yan lang naman yun, eh. Mga tinatawag ng mga AVP, no? Yung ginagamit sa IVRS, katulad nung kasama nating kaboses, no? Si Miss K. Sone, no? Si Miss Kat, no? Siya yung tinatawag natin voiceover flowers. Siya yung sumasagot sa, well, dati, no? Sa Jollibee, no? Pag tumawag kayong Jollibee, maririnig nyo na lang na welcome to Jollibee Delivery. Siya po yung nagboboses nun. So talagang nakakainganyo, no? Na pag naririnig natin yan. Pero hindi siya ang guest natin ngayon, mga ka-entreps. Baka expectation natin siya ang darating. Hindi po. Papakilala namin siya mamaya. Ano pa, Chase, ang importansya ng pag-boboses, no? Sa mga negosyante?
Yeah, actually, isa pa nga eh. Sa mga entrepreneurs, ang tamang projection ng boses and spend, very good communication skills din ang kailangan ng bilang isang entrepreneur, di ba? It's like, pag may pre-present natin yung mga ideas natin kung ano sa mga investors, clients, kung sino man, kailangan maayos yung pag-present natin. Yan yung kinalaman ng boses. That's actually another thing, ano? So, that's another and, thing. And aside from that, no, tama nga, no, pag nakikipag-usap tayo sa mga kliyente, sa mga investors, no, yung mga gustong mag-invest sa ating kumpanya or gustong bumili sa atin, kailangan pag nakikipag-usap tayo sa kanila, medyo malinaw, malakas. Well, hindi naman malakas in the sense na nakakabingi. No? I mean, in the sense na maririnig kayo ng maayos. No? Yes. Ano pa, Chase, aside from sa pag-project ng boses? Ayan, so tulad natin mga voice artist. Kung meron tayong passion or flair or talent sa pagboboses and just imitating voices. Ayan, mga tuto naman ganito. Ayan, maaari kang kumita dyan. Kailangan mo lang maging patient like any other business. Unahin natin ang yung love for the craft nga naman. Di ba, Nasir? Tama. Kasi nga, hindi naman tayo lahat na pag sinabi mo ang isang tao ay isang negosyante. Negosyante na siya forever. So, syempre, lahat ng tao meron din kanya-kanyang ibang mga skills and talents yan, no? Yes. So, posibleng magaling kayong gumuhit, magaling kayong kumuha ng mga litrato, no? Photographer kayo. May mga creative passions din ang mga tao, syempre. At posibleng ang pagboboses ay isa sa mga inyong mga tinatagong talent, di ba? Na kailangan lang mailabas, masubukan, at makita, or well, in this case, marinig, no? Yes. So, sino ba makakasama natin today? Pakilala natin, intro lang muna, no? Bago natin sila kausapin. Ayan, so, actually, mga makakasama natin for today is, unang-una, si Miss Nikki Esmero, ang COO ng Dubbing Booth Company. Isa pang guest natin ay si Miss Lynn Gonzalez, which is the Chief Voice Caster ng Mero Voices. Yan. Yan, no? So, talagang tungkol sa pagboboses ang ating episode ngayon. All about so, the voice. Exactly. Tama. All about the voice. Parang si, ano yan, si Master Moses yan. So, pero bago yan, no? Bitinin muna natin ng konti ang ating mga entreps at magbigay tayo muna ng konting paalala, no? So, ang ating episode ngayon ay mapapanood at mapakikinggan nyo, no? Dito sa website ng DWIZ, which is www.dwiz882am.com. At pwede nyo rin i-download ang DWIZ 882 application, no? Sa iOS at sa Android. Of course, pwede nyo rin mapanood ng live ang ating episode ngayon sa DWIZ 882 Facebook page. And pwede kayong tumawag sa DWIZ. Ang number ng hotline is 8470-1750-54. And kung gusto niyo naman mag-text, nahihiya kayong tumawag o magsalita, text niyo lang po sa DWIZ 0999-376-6768. No? At syempre, huwag natin kalimutan, sundan niyo rin po ang Entrep Radio Online Facebook page para sa mas marami pang kaalaman at impormasyon tungkol sa pagnenegosyo. Kaya like and follow na mga ka-entreps. Okay, Chase. And another thing, and in regards to the voice, and meron po tayong Certified Voice Artist Program, which me and Serenity are a part of. And so CVAP Batch 11 just graduated yesterday, actually, on February 12, 2022. And Batch 12 is going to be starting on March 5, 2022. So visit po kayo sa fb.com/certifiedvoiceartist. fb.com/certifiedvoiceartist. Ayan. Yan. So, tapos na po ang batch 11. Batch 12 naman po. Remind ko lang, yes. March 5 po ang simula. Pwede pa March kayong humabol. 5. Okay. Next month. So, tapos na ang ating konting paalala. Nandito naman po si Mr. Chase Lemon, no? Si Mr. Entrepedia natin para sa kanyang mga tips. And pasok, Chase. Alright. Magandang araw mga ka-entreps. Si Chase nga pala to. Or si Mr. Entrepedia na ngayon. At ito ang ating kawiling-wiling mga Entrepedia tips. Para sa Entrepedia tips natin ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa presentation. Tungkol ito sa mga paraan na makakatulong sa pag-present natin ng iba't ibang bagay. Pagdating sa pagpapakita o pagtatanghal sa mga tao, ang presentation skills natin ang pinakamalaking impluensya sa pagiging epektibo nito. Kaya para sa ating Entrepedia tips, ito po ang 3 tips for a better presentation.
Entrepreneur tip number one, magsimula ng malakas o start strong. Kapag nagsimula tayong mag-present, magsalita tayo ng malakas at kapansin-pansin. Mahuhuli natin ang atensyon ng mga nanonood at makikinig sila sa mga gusto mong sabihin. At yung ating unang entrepreneur tip, magsimula ng malakas o start strong. Meron pa po tayong dalawang entrepreneur tips sa parating mamaya dito sa Entrep Radio. So, sa English nga nun, no? Start strong. Meron po tayong dalawang entrepreneur tips sa parating mamaya dito sa Entrep Radio. Oops, mayroong hindi naka-mute. Kamusta ako yun na naman. At yan, no, na medyo nagulat tayo doon, may sumingit bigla. So, remind lang natin, yung mga nasa studio ngayon, pakimute lang po ang inyong mic. At kasi naririnig po tayo, no, yung mga nag-makeup dyan. At yan, no, so, simulan na po natin sana siguro, no? Sino bang first guest natin ngayon? At nasa na po siya. Padating na ang ating guest. Oh! Teka, na si Miss guest Faith ang dumating. Pastrana, hindi po siya ang guest natin. Partner Faith, kamusta? Kamusta? Welcome today. Back. Hi, good afternoon mga ka-entreps. Naka-on ba ang microphone ko? Yes, audible. Yes, audible. Yes, rinig ka, rinig ka. Ayan, good afternoon mga ka-entreps. Ayan, good afternoon partner, good afternoon Chase. Ayan, alam ko hinihintay natin yung ating guest. Hindi po ako ang guest today. Partner, saan ka nang galing at medyo matagal ka rin nawala? Oh, medyo traffic. Ah, wow. Ano? Mga tatlong linggong traffic. Oh, balita ko today is V-Day on Entrep Radio, diba? Yes. Voices Day. Just voices, nothing else. Voices Day tayo today. Kaya hinihintay natin ating mga ka-entreps na galing sa Meta Voices at saka sa Dubbing Booth Company. Tama? Mm-hmm. Yes, everybody. Yes, tama. Yan ang ating guests for today. Ito nga, ating kino-coordinate yun. Pwede na sila pong pumasok sa ating studio kasi hindi pa nila na-share ang kanilang mga gustong i-share dito today sa Entrep Radio. Yes. So, yan. Oh, partner, kamusta ka naman? Ayos. Sige, tawagan natin yung mga guests natin, ha? Asan na kaya sila? Ayan na. Ay, yun naman na. Ayan. Kapapasok lang po sa studio, no? So, hello, Miss Lynn. Uy, nawala. Nagtago. Ano kasi? Ayan. Ayan. Nagkamali sila. Hello. Oh, okay. Medyo, ayan. Napakaganda ng ating mga guest today. There she is. Hi, Miss Lynn. Hi. So yan po, no, mga ka-entrep. Si Miss Lynn po ang chief voice caster ng Meta Voices. Miss Lynn, kamusta kayo? Okay lang po. I'm doing great. Magandang hapon po sa inyong lahat. And mga ka-entrep. Kasama rin natin si Miss Nikki Esmero, no? Siya naman po ang COO ng Dubbing Booth Company, no? Hi, Miss Nikki, kamusta kayo? Hi. Great day mga ka-entreps. Hey, I'm happy to be here finally. Excited kasama sina Tate at Boss Tenet. Good afternoon, Miss Nikki. Oh, syempre. Same din. Same din best for us. Of course. Thank you. Ayun, welcome po sa Entrep Radio, Miss Nikki and Miss Lynn. Ayun, exciting yung usapan natin today, partner, kasi pag-usapan natin boses, 'di ba? Boses negosyo. Paano ba nalilink ang boses at negosyo? Paano ba natin sila i-relate together? Pero syempre, before anything else, let's ask our guests to introduce themselves. Yan, Miss Nikki, mauna na po kayo. Hi, good afternoon. I'm Nikki Esmero. I used to be the Executive Program Director of CVAP, Certified Voice Artist Program. Ngayon po sa Executive Director na po ng Voice Acting Academy Philippines. And then, dito na po tayo naging abala sa Dubbing Booth Company. Sinama na rin ako ni Sir Choi, yung ating partner sa CVAP. Dito na po ako nag-focus for the past year. So, yun po. So, from training voice artists, we are now running a production company, and it's still also the platform for most of the CVAs. Ayun.
Ayan. Akala ko, takaw sabi ni Miss Nikki, dito na po ako nagkaisip, dito na po ako lumaki. dito na po ako nagkaisip, tama. Upuan ko, hindi na tayo nais. Ayan, yan si Miss Nikki. Ayan, and si Miss Lynn naman. Miss Lynn, please introduce yourselves po, yourself po sa ating mga ka-entreps. Magandang hapon po mga ka-entreps. Lynn Gonzalez po. Ako po ang chief voice caster ng Meta Voices at Creative Voices, no? Ako po ang nag-bridge sa mga voice artists po papunta po sa mga clients o ad agency. So ako po ang nakikipag-coordinate sa kanila. At dito po sa Meta Voices, ako po yung madalas na ninyong kakausapin kapag kayo po ay magpapa-advertise or mamaya po i-discuss po natin. Ako po ay isa ring voice artist katulad din po ni Ma'am Nikki. At kasalukuyang nagda-dub din po. Pero ang focus po natin ay ipalaganap po ang boses upang makilala kung ano man po yung servisyo o produktong meron po kayo. Yun po. Ayun. Na-mention na ni Miss Lynn, no, kagad-kagad na ang boses na nagamit yan sa mga servisyo na meron yung mga negosyo, diba? So, paano nga ba, Miss Lynn, i-elaborate pa natin? Paano po ba nagagamit ang boses na makatulong sa mga negosyo? Miss Lynn? Ah, ako ba? Sorry. No, nawala agad eh. No? Actually po, ang boses po talaga ay nagbibigay buhay po kung ano man po yung mga servisyo o produktong in-offer po ninyo. Mas higit po ang lakas ng dating nito kesa po sa plain lang po na mga larawan o mga photos o mga text po na gusto nyo pong ipa-advertise o ipa-announce po, lalo na ngayon, no? Digital na po talaga, high-tech na po talaga, lalo na nung pumasok po ang pandemic, halos lahat po nakatutok po sa social media. Kaya marami pong mga ad agencies, mga advertisers, mga clients po na talagang ginagrab po ang pag-promote. Ngayon, kung pictures or photos lang, medyo kukulangin po tayo ng dating sa pag-advertise. Dito po papasok ang boses. So kung gusto niyo magbigay buhay dun sa inyo pong mga servisyo or products, services, kung ano man po ang inyong ino-offer, mas mainam pong lagyan ninyo ng boses yan. Kasi iba po yung dating ng naririnig. Yun nga yung sinasabi nila na mayroong audiographic memory agad. Yung bang kahit ba naglalabas si nanay, nagpa-plancha si nanay, o nagluluto si tatay, pag narinig na yon, dahil nga narinig niya, ay, meron ako napakinggan. Yun yung produkto na, kumbaga, meron agad na nagre-register dun sa isipan. Yun ang kagandahan po. Kapag may boses ang inyong i-add, ang inyong mga services o produkto, mas maganda pong may boses kasi nare-register sa mind ng mga nakikinig at nanonood. Yan. Iba po yung may boses talaga. Nagpe-penetrate agad sa brain yan eh. Siyempre, pag nag-penetrate sa brain yan, bababa na sa heart yan. Ay, gusto ko yung narinig ko na yon. Nag-create ngayon to ng wants. Nag-create agad doon ng needs. Yan ang kagandaan pag naririnig. So doon po papasok si Meta Voices. Ano pala tayo today mga ka-entreps? Valentine's Day tips po tayo ngayon, no? Galing kay Miss Lynn. Parinig para umabot sa puso. Yan. Yes. Oh, applicable yata yan kapag Valentine's Day. Mas maganda ang boses. Paano ba sabihin ng I love you ng sweet at maganda ang boses? Kasi Valentine's Day eh, di ba? Try natin kay Chase. Go Chase. Gamit ako ba ng proximity? Well, sige. I love you. Something like that. Yeah. O yung bitter naman, yung bitter. I love you. I love you. Walang chocolate eh. Tanungin naman si Miss Nikki, ano po yung Dubbing Booth Company? Okay. Yung Dubbing Booth Company, actually, matagal na itong na-conceptualize ni Sir Choi. No? Alam naman natin, more than 15 years nang merong voice works in Creative Voices. And along that line, nakita na niya yung need na magkaroon ng Dubbing Booth Company. Pero nagkaroon lang siya ng chance last year na finally na may isa katuparan yung vision niya na magkaroon ng Dubbing Booth Company. Kasi siya yung voice master ng Philippines and ito na yung, siya lang yung may, kumbaga may pinakamalaking experience and skills para magkaroon ng ganitong production company. At yun na nga, tinayo natin to last year and yun na nga, from four, we were just having four movies a month. We're now running into 16 going to 20 with just one client and hindi pa natin pinag-uusapan yung
yung ibang mga projects na nahawakan natin at we're moving forward na, hindi na tayo lumabas na tayo from Tagalog dubbing, we're moving forward with English at for a short while, for a few months, nagkaroon, nag-breakout na rin tayo sa Southeast Asia, nagkaroon tayo ng Indonesian and Vietnamese dubbing. So yun po ang dubbing booth company. Gusto nitong i-implement yung vision natin na maggawing center or premier center for voice acting ang Philippines sa South sa Asia. Yan. Napakagandang ano yan, goal talaga, no? Makikilala yung Pilipinas as a center for voice acting, no? So, speaking of voice acting, no? Paano maging voice artist? Miss Nikki, I think kayo rin dapat ang tanungin namin tungkol dito. Ano po ba yung ano, Certified Voice Artist Program or yung tinatawag nating CVAP? I think all of us here can discuss kung ano ba ang CVAP. Okay? So, dun po actually nagsimula ang lahat. Sabi na nga ni Ms. Lynn na nagkaroon ng pandemic March 2020 at lahat tayo nawindang kasi biglang lockdown. Hindi natin inaasahan na biglang mag-hard lockdown. So parang tumigil lahat ng buhay natin noon. Hindi natin naman gagawin. Nasa loob lang tayo ng bahay. And then si Sir Choi being the visionary and innovator that he is, nakapag-pivot ka agad. No? So actually kabubukas lang niya nung Voice Act Now yung bagong brand ng Voice Works, pinibot niya to, ginawa niyang online. So before doing that, nung April and May, nag-conduct siya every week. Alam niyo yan kasi doon tayo nakita, unang nagkita-kita, no, doon sa mga free webinars and workshops online na ginawa ng Creative Voices para ma-test the waters niya muna kung paano gumawa ng isang online program. And pagdating nga ng June, itinayo na namin at nilaunch natin yung Certified Voice Artist Program. So parang ito yung culmination niya ng 15 or 16 years ng pagtuturo sa Voice Works at nilagay na natin online. But the difference is, he used to be the main mentor here. At yun nga, hindi lang tayo kasi nag-focus sa voice artistry. Ang maganda sa CVAP is meron tayong deeper advocacy, and that is to create a culture of sharing, giving, and loving. And yes, yung diba? Hindi lang tayo sa voice acting kasi yung skills matututunan mo naman yan sa YouTube or kung kanino mang teacher. Pero yung prinsipyo kasi dito lang, tayo lang yung nagtsatsagang magkaroon ng mag-instill ng values, okay, aside from skills. So, yun po ang CVAP. At naging, kumbaga, platform or jumping board na to ng maraming baguhan na naging namayagpag ng mga voice artists within the past 1 or 2 years. At yan, alam ni Lynn yan kasi yung ating mga best performing voice artists ay nandun nga sa Meta Voices. So yun, and the rest is history. And yun nga, we are continuing that parang yung ganong advocacy na kaya di tayo merong dubbing booth company at meron din tayong Meta Voices kasi naniniwala tayo sa CVAP na learning should not stop at graduation. Kasi paano mo may enhance yung skills na natutunan mo within just 4 weeks, di ba? Dapat tuloy-tuloy yun. So dapat pagka-graduate nung ating mga voice artists, pag CDA na sila, tuloy-tuloy yung practice nila. At what better way than yung actual, yung sa real world na talaga na industry. So yun, meron tayong mga dubbing projects dito sa Dubbing Booth Company at yung mga, yan, karamihan ng ating, actually exclusive yung roster natin for CDA, graduates only. And masayang-masaya ako kasi aside from having dubbers, marami na tayong pin remote or in-upgrade ng mga na dubbers na CBAs into director sound engineers in just 1 year. Nakakatuwa, di ba? Iba dyan kaklase. Parang Thailand lang eh. Parang naglalaro lang tayo sa VR group natin. Tapos makita mo si Moises sa director na, sound engineer, si Mac, ganyan, no? So nakakatuwa yung development natin dito sa family natin.
Yun, no? So talagang namang marami talaga ang mga na-develop or yung kumbaga nag-i-improve, no? Na pagdumaan sa CVAP. In any case, no, mga ka-entreps, before we continue with the interview, magbabalik po muna ang Entrep Radio pagkatapos ng ilang paalala. Entrep Radio online. This is Entrep Radio Online on DWIZ 882. Nakapumuna tayo sa Entrepedia tips natin. 3 tips for a better presentation. And po ang ating Entrepedia tip number 2, keep it short and simple or KISS. Madaling mawala ang atensyon ng tao. Masalan na kung mahaba-haba ang kanilang pinapakinggan. Para mapanatili natin ang pansin nila, gawin nating simple at maiksi ang mga punto na gusto nating sabihin. At yan pong ating ikalawang Entrepedia tip, KISS or keep it short and simple. Meron po tayong pangatlong Entrepedia tip na parating dito lang po sa Entrep Radio. Thank you, Chase. No, talagang keep it simple nga naman. Gawin na lang natin English sa susunod do. In any case, yan na nga. So, balikan po natin ang ating guests for today, mm-hmm. Si Ms. Nikki Esmero and si Miss Lynn Gonzalez, no? Miss Nikki is from the dubbing booth company and si Miss Lynn naman po ay galing Meta Voices. Definitely. Chase, may tanong kaya ta, Chase? Mm-hmm. Yes, and we would like to ask actually, si Miss Lynn si Miss Nikki mentioned a few unique points nga with the dubbing booth, Siva pa lang. So, Miss Lynn, kaya po sa Meta Voices, what are some unique points dun sa company or with Meta Voices? And could you share some? Naka-mute po tayo. Naka-mute pa rin po, Ms. Lynn. Ayan, oh. Pero naintindihan namin yung actions. Yan. Oo nga naman. Lip reading. Okay, naka-off pala, no? Salamat po, Sir Chase, no? Ang Meta Voices po, from the title pa lang, no? Meta Voices Talent and Casting Agency. Ito po ang kakaibang talent and casting agency kasi po pinakamalawak na po na oportunidad ang ibinibigay po nito ng serbisyo lalo na po sa larangan ng pagboboses, no? As of now po, wala pa pong maihahambing sa Meta Voices na meron po dito sa Pilipinas. Dahil ito po ang talent and casting agency na maaari pong maging tulong sa inyo pong mga negosyo, sa inyo pong mga kung ano man po yung business ninyo, maliit man yon o malaki pa niya po yan, nandiyan po ang Meta Voices kasi meron po tayong mga rosters na makakatulong po para magbigay buhay po sa mga negosyong meron po kayo para ma-advertise po ito o makilala pa sa pamamagitan po ng social media o kaya ng mga ads, no? Halimbawa po, ang Meta Voices po ay maaaring magbigay po kami. Meron po kami mga rosters, I should say. Rosters po ng mga voice artists. So yung mga voice artists po natin, no, voice over artists po ay nagbibigay po ng buhay doon po sa inyong mga ads. Halimbawa po sa mga commercials, no, sa radio commercials po ninyo, sa TV ads po ninyo. At maaari din po ang mga voice artists po ng Meta Voices ay magbigay po ng buhay kung meron po kayong video games or interactive games na negosyo. At kung halimbawa naman po ay meron po kayong mga IVR or message on hold na kakailanganin sa inyong mga kumpanya o kaya naman po ay may mga explainer videos, infomercial po kayo or narration or audiobook po, nangangailangan po kayo ng boses doon, naririto po ang Meta Voices para po mag-cast po tayo ng tamang talent o voice artist po para po doon sa inyong negosyo na gusto po ninyong i-advertise. Meron din po kaming roster ng mga dubbers in cooperation with Mom Nikki, yung dubbing booth company. Yeah. No, lalo po ngayon, no, yung mga animated po, no, mga animated, lalo po yung mga animated movies po, films. Andiyan dyan po ang Meta Voices in cooperation with dubbing booth company. Bibigyan po namin kayo ng well-trained and experts po and professional dubbers po sa aspeto po na yan. At Sir Chase, Ma'am Faith, and Sir Rene, meron din po tayo ng mga pang-announcements, no? Yung halimbawa, Sir Chase, no? Gusto mo marinig
mapaganda ang announcement mo sa mall o kaya sa airport o kaya sa train stations, kailangan po ng bosses doon. At ang expert po sa pagbigay po ng mga artists doon, voice artists, ay ang Metro Voices po. Kaya nga po ito pinakamalawak kasi kailangan mo voiceover artist, andyan ang Metro Voices. Kailangan mo ng dubbers in cooperation with Dubbing Booth Company, andyan ang Metro Voices. Kailangan mo ng online host. Kailangan mo ng live event host. Andyan ang Metro Voices. So may mga rosters tayo. Kailangan niyo po ng trainers o speakers o resource persons po sa inyong mga kumpanya. Andyan po ang Metro Voices. Handa po makipag-coordinate sa inyo. At may mga rosters po kami niyan. And as of now, meron na po tayo mga international po na voice actors din na kasama po ng Metro Voices. So madalas naghahanap po kayo ng American accents. O legit po ang ibibigay namin sa inyo. Meron na nga po kaming Spanish. Okay? Iko-coordinate po ko po rin yan sa inyo pong announcer na si Miss Faith sa Spanish po. Meron po tayo niyan. At kung kakailangan niyo naman po ng mga vlogger or social media influencer, andyan din po si Metro Voices. Kasi minsan lalo pag maliit na company pa lang po kayo, maliit pa lang po ang negosyo ninyo, pwede niyo pong gamitin yung aming mga vloggers, ang aming mga social media influencer para po ma-promote po ang inyong mga produkto. Kasi po meron po kami sa roster na 1 million na po ang kanyang mga followers, meron pong 700,000. Meron po tayo, makakatulong po ang Metro Voices po para mabigyan po ng buhay at ma-promote po kung ano man pong serbisyo o produktong meron po kayo. Sa lawak po ng sinabi ko, mas malawak pa po doon ang Metro Voices. Talent and Casting Agency. Ayan, yun pa lang po yung kahapyaw. Konti pa lang. Yes. Konti pa lang yun. Ayan. Parang yung Metro Voices, parang dapat ang tagline niya, we've got it all for you. Lahat ng mga maaagaw ka pa. Uy, pero totoo yun. Ano mo, partner, kapag may kailangan ako na voice over sa projects ko, minimessage ko agad si Miss Lynn. Miss Lynn, pahingi ng gantong boses, di ba, Miss Lynn? Kasi totoo yun, na bawat video talaga, meron mga videos na ano, na gusto na graphics lang, pero I agree with Miss Lynn na ang laki-laking parte talaga ng isang video, ang boses. Di ba, sound is very, very important. Di ba, minsan hindi naman lahat nakatingin sa video, at least naririnig. Yes. Di ba, importante yun. Ayun, pero ngayon, excited ako dito, partner, kasi pupunta tayo sa dubbing booth talaga. Yeah. Di ba? First time ng mga ka-entreps natin, hindi pa nakakakita ng dubbing booth at paano ginagawa ang dubbing, ipapakita yan ni Miss Lynn sa atin. Eh, ni Miss Nikki pala. Ni Miss Nikki. Oo, ni Miss Nikki. Ay, nakamute. Ayan, nakamute din. Admit muna. Admit. Okay. Ah, okay. Sige. Habang nga ina-admit po si Miss Nikki, no? So, yan ang no, mga ka-entreps. Kung nag-iisip din kayo, paano ba makapasok dito sa pagiging voice artist, no? Diyan po pumapasok yung tinatawag nating CVAP nga, as explained by Miss Nikki earlier, no? Kailangan po mag-aral muna tayo. Paano bang maging voice artist? Then, kailangan natin ng experience. Then, pag na-practice na natin, medyo nasanay na tayo. No, paano gumawa nito on time and paano palabasin na maganda at magaling. Then, pwede na po tayo pumasok dito sa kay Miss Lynn naman po, no, sa Metro Voices, no. Pwede tayong masama dito sa tinatawag nating roster, no. So, pwede kayong magkaroon ng projects and stuff. Pero kung kunyari mga entreps, kunyari sa inyo mismo, sa inyong mga negosyo, gusto nyo bigyan ng konting boses ang inyong mga information, yung mga updates nyo sa inyong mga customers. Diretso na po tayo. Tawag na kayo kay Miss Lynn kung gano'n. Sa Metro Voices, hanapin nyo lang siya. Very helpful po talaga kung naririnig ang ating produkto. Hindi lang yung tinitignan, no? parang sine na hintay mo matapos. No? So, kailangan marinig mo rin ano ba talaga ang sinasabi nito. So, yan. Si Miss Nikki ay kasulukuyang naglalakad na po. No? At, uy, nagapaan mo pala. Okay. Mahirap to. So, ayan. Partner, ano yes. Oh, hinihintay natin si Miss Nikki kasi pupunta siya sa fourth floor para mapakita sa atin ang dubbing booth. Actually, si Miss Nina, sa loob din siya ng sarili niyang booth. O, di ba ang taray? Ay, oo. May sarili siyang booth. Hello. Hey, Miss Nikki. Naka-disable yung, hindi ko ma-on yung video. Naka-disable. Okay. Bag na sa elevator ayun. Yata ganyan talaga Miss Nikki. Okay, nandito na tayo sa dubbing, sa Creative Sound Studio, yung booth ng Dubbing Booth Company.
At kalalabas lang sa booth. Closer look. Let's take a closer look. Si Direk Blair. Hello po. Hi, Direk Blair. Hi, Direk Blair. Hey, Direk. No. Naruto. 1, 2, 3 Kagibushi technique. Ayan. Ayan ang Mrs. Ayan, tour tayo ni Miss Nikki sa dubbing booth. Ayan. So, ayan, first time yung makikita yung monster namin PC dito. Kita na ba? Wow. Ayan, yung monster sa loob po, Miss Miss Nikki. Sa loob ng booth. May nakita sa loob ng booth. Ayan. Kita niyo ba? Ayan. Yung mga gamers, naglalaway na siguro ngayon. Yes. So, and ito yung technicians table natin. Directors. Okay na, sir? Directors table. Yung dalawang screen. And si Mark, yung ating sound engineer. Yung model. Miss Nikki. Yes, yes. Pa-sample daw ulit nung ano, Naruto. Sige. May nag-comment po dito. Kagibujin technique times two! Ah! Rasengan! Okay, two times. Yung pachigas. Send na lang daw yung GCash number mo. Ayun sa loob. Ayan sa loob. Ang dubber natin ngayon si Bogs. Hi, Bogs. Ay, si Bogs. Uy, si Bogs. Pasabi kay Bogs, huminga siya ng konti. Baka hinatay yun. Hihinga naman, hindi lang halata. Hindi lang halata. Okay, so ito yung loob ng recording studio. Ito yung loob, so they have a screen kung saan nila nakikita yung video na sasabayan nila. Okay, and then dito nila binabasa. Ayan, we have a tablet. Ayan, binabasa nila. Ito yung music stand, dyan nakalagay yung tablet. And then we have mic. And then, kaya nang magsabay ngayon. So, minsan nagba-block dubbing. Kaya na ng dalawang sabay na double extra headset. Ayan. Para makita nyo, ayan yung loob ng monster. Oo, oh, ang ganda. Makulay. Makulikinang. Pero syempre, di ba, nasa dubbing booth na tayo, dapat may sample, di ba? Bogs, sample naman, Bogs. Oo, pa-sample naman. Tapos na po yung oras ko eh. Ang oras ko kasi yung bata. Sorry. Sorry eh. Sorry po. Hindi po pwede extend. Sa ko na hindi pa Gcash ko. The price is high. Ito yung ating bulletin board. Yan ang schedule. Na ano, mabibiling ko. Yes, ito yung schedule natin. So, para pagka dinala ko sa... Puno na. Dami niya, puno na. And then yun nga, dati. Yan, ganyan na karami yung directors natin. Kay junior and senior directors. Kasama lang naman natin sina Amadani, sina Papa Neil, yan, Blair Arellano, Pinky Ribucas, sa Alan Ortega sa ating ano sa ating roster of directors now. Okay. Yan pa, ito po yung yung booth natin. Yun, yun yung state of the art na ano, dubbing booth ng dubbing booth company ng Creative Voices Production, 'di ba? Ayan. Sana makapunta na rin kayo dito, Miss Faith at Rene. Miss Nikki, nakapag-dub na ako one time. Ayaw nga pala. Nakapag-dub na ako. Oo. Si Rene yata hindi pa. Ayun. Pero bitin na bitin talaga, hindi nag-sample yung mga dubbers natin. Tapos na daw yung oras. Ito pala, may mga pumasok na comments, no? Galing sa ating mga ka-entreps. Sabi ni Sir Richard, hello mga ka-entreps, no? Richard Abalos, nangangamusta. No? Sir Rich, kamusta rin kayo? From Miss Cherry Faye Garcia,
Ramos, no? Hello, mga ka-entreps. Hello din po, Miss Cherry. Hi, no? Faye. She's watching from Davao. Davao. Ayan. And a heart from Miss Jen, no? Jen Voices, ang ating tinatawag na anti-Jen, no? Ayan, sa GMM yan po kagabi. Siya po ang host natin, nung CVAP GMM. And sabi po ni Miss Cherry Faye, no? Affordable lang po ba, example, social media influencer po ang need niya? Sino po? Si Miss Lynn yan. Miss Lynn, kayo po. Affordable lang po ba ang pagbibigay ng influencer? Ayan, may transaction na nangyayari dito ngayon. Oo, nasa pag-uusap na po yan ng ano. PM is the key. May mga ano po kasi yon, may mga bracket po yon, and depende din po kung ano po yung ipapagawa ninyo sa ating social media influencer. Kasi po, minsan may mga, meron pong i-request kung paano ipopromote yung produkto eh. Now, meron nga po tayong voice artist din po siya ng Meta Voices, no? Maraming pinagawa po yung client, no, para ma-produce, para po ma-promote yung produkto. Depende po yon. Kasi alam mo ba, yung isa pong voice artist po natin, ipopromote po yung kanyang seasoning. O, talagang paglulutuin niya po yung voice artist natin, no? Para ma-promote. Nasa inyo po yon kung ano po yung pagagawa. So, send us a message lang po, no, dun po sa ating FB ng Meta Voices. Ayun. Okay. Actually, partner, sobrang... Ikaw. Sobrang bitin eh. Kasi anong oras now? Ang bilis-bilis ng oras. Hindi na nakapag-dub ang ating mga dubbers. Pero siguro for now, we will ask siguro Miss Lynn and Miss Nikki, ano yung mga, kasi maraming talented na mga voice over artists sa Pilipinas. And some are still aspiring, alam mo yun. They're very talented, pero hindi nila alam kung anong gagawin, paano ba, ganyan. So ano po ba yung mga tips na pwede ninyong maibigay sa mga aspiring voice over talent sa Pilipinas? Actually, kahit hindi sa Pinas, no, ang daming mga sumasali sa atin from other countries. Apo. Ako po muna, wala pa si Ma'am Nikki. Ano? Kung nais po ninyong maging voiceover artist po, syempre po, kailangan nandun yung puso ninyo na maging motivated po kayo dun sa ginagawa ninyo dahil yun po ang passion ninyo, no? Paglaanan nyo po ng more on pag-practice po ng inyong boses, may mga workshops or training po yan na naman po sa mga beginners na maari po, marami po kayo makikita na international free training po na workshop po o training or workshop po pagdating po sa pagboboses. Marami po kayo makikita dyan na online na libre naman po na makakatulong and talagang mga expert po, international pa po ang magiging speaker po ninyo o resource person po ninyo. And gaya kanina po binanggit din, meron din po tayo sa Pilipinas na Certified Voice Artist Program na makakatulong din po sa inyo. Hindi lang po yun after ng 4 Saturdays. No, meron pa pong kasunod dyan. Kumbaga yung equipping po na ginagawa ng Creative Voices or Certified Voice Artist Program ay dire-diretso po yon hanggang sa kayo po ay ma-hone na sa skill na meron po kayo. And then kung nais nyo rin pong magpatuloy pa sa pagboboses o pagiging voice artist, kailangan nyo rin pong paghandaan ang aspeto po ng maayos o professional na equipment po. So may mga ad agencies po tayo, may mga clients po tayo na talaga pong they want quality po kapag ka nag-add na po ng kanilang mga, na-i-add na po, I should say, maging part na po ng advertisement nila, yung produkto o services na meron sila. So, as much as possible po, paghahandaan niyo po ang mga professional equipment po pagdating po sa mic at kung ano po yung gagamitin ninyong editing or recording app. So, maliban po sa puso, kailangan din po ng pera, pambili po ng equipment na yun. Pagka matagal-tagal na po kayo nag-voiceover. Kasi hindi po kayo makakakuha agad-agad ng big brands kapag may problema pa po sa kwalidad o sa quality po o kalidad ng voiceover na gagawin po ninyo. Yan. At pag ikaw naman po ay successful ng voice artist, manatili lang po na humble, na lagi ko po sinasabi, lumaki na po yung puso ninyo, wag lang po yung ulo ninyo. Kasi kapag malaki na po yung ulo ninyo as voice artist, hindi nyo na po makikita yung need ng client, hindi nyo na po makikita yung need ng ad agencies. Kasi meron pong mga magpapa-advertise sa inyo na starter pa lang sila sa negosyo nila,
No, gusto po nilang humingi ng tulong para ma-promote yung kanilang company. So makakatulong po sa inyo yon as voice artist, lalo na kung magsisimula pa lang kayo. Hayaan niyo pong magtulungan kayo, mag-win-win solution po kayo ng maliliit na kumpanya as in yung mga nagsisimula pa lang. Yun lang po yung aking ma-advise sa inyo. No? Go for the gold. Kung gusto niyo po maging voice artist, sige po, paglaanan niyo po yan. Nice. Thank you, Ms. Lynn. Eh, sa inyo naman po, Ms. Nikki, ano po ma-share niyo or may tips po ba kayo para sa mga gustong maging voice artist? So, dagdag ko lang dun sa nabanggit ni Lynn, study. Diba? Ngayon, lahat pwede mo nang makuha sa Google, sa internet. So, study, magsaliksik ka kung paano ba yung tamang pagdadab. And kung meron kang makuha ng mentor, yun nga, online or magsibat ka, then do so, mag-invest ka. Pangalawa, and then kung meron ka ng basics, meron ka ng basic knowledge, practice, practice, practice. Isa nating chapter yan sa Sibat, no? So, there's no substitute for practice. Hindi pwedeng inaral mo lang. Kailangan i-hone mo yung skill mo ng tuloy-tuloy. And pangatlo, yung dito sa Sibat, no? Sinasabi ni Sir Choi, availability is the best ability. And kung gusto mong maging mamayagpag sa journey mo bilang voice artist, you grab every opportunity that comes your way. Because yun nga, minsan wala nang second chance. And yung mga junior directors dito, for example, na baguhan lang naman yan, yet they are able to direct their own projects, it's because they grabbed the opportunity when it was presented to them. So pag merong opportunity na ihain sa inyo, grab na kaagad. Huwag nang magdalawang isip. Okay? And huli siguro is be coachable and never stop learning. Okay? Yung ating mga directors, yan, si Direct Inti, kahit si Sir Choi, si Amadani, they never stop learning. Palaging dapat nag-i-innovate ka at alam mong open, bukas yung isip mo sa flow ng panahon. Dapat nag-i-innovate ka palagi. Yung methods and techniques mo dapat open ka to change. So, ganun. Kung yung mga veterano nga, ganun ang ugali, ang mindset. Dapat yung mga baguhan, ikaw kung gusto mong mag-move forward sa career mo, dapat ganun din yung attitude natin. Yun nga, be coachable. And yun nga, dito sa Dubbing Booth Company, may opportunity ka kung if you make yourself available, malaki ang i-grow mo kasi iba't ibang klaseng director nandito. So imagine kung isa kang dubber na lahat ng director dito na nadaanan mo na. Siyempre iba-iba yung estilo, iba-iba yung approach, iba-iba yung klase ng mentoring na makukuha mo. Diba? So yun, that's priceless. So yun, grab every opportunity. Never stop. Yeah, no? So thank you, Ms. Nikki and Ms. Lynn. No? So mga ka-entreps, we hope marami kayo natutunan sa kanila. Nakita nyo paano ba ang pagboboses, paano ba ang industriya na ginagawa dito. Essentially, paano makapasok, no? And paano nyo magagamit sa inyong mga negosyo. No? Partner Faith, ikaw, anong feedback mo? Ako siguro, di ba, nakikinig ako sa mga tips ni Ms. Lynn at saka ni Ms. Nikki. Pero yun nga, gusto ko rin idagdag yung sinasabi ni Sir Choi na, alam mo yun, mindsetting, proper mindsetting at saka proper heart setting din. Kasi di ba, pag pumasok ka sa gantong industry, kung nag-expect ka ng kita kagad, alam mo yun, parang mafu-frustrate ka talaga. So alam mo yung proper setting, proper mindset and heart setting, kasi it's all about passion, it's all about artistry. Hasain mo yung sarili mo, until to a point na, di ba, parang mahihiya na lang yung mga tao na hindi ka bayaran kasi ang galing-galing mo na, di ba? Wow. Ayan. Talagang di ba, to be a master at something, kailangan at least 10,000 hours ang sinasabi na kailangan yung i-put into effort nyo, no? Para ma-master nyo ang isang skill. So, ganun din po sa negosyo, ganun din po sa pag-voice artistry. No? Kailangan talagang practice. At yan po, no, mga ka-entreps, nakasama natin si Ms. Nikki Esmero and si Ms. Lynn Gonzalez, no? And if you have any questions, no, pwede niyo po ipahabol. Speaking of which, may nag-comment pala, pahabol. Quick pahabol na lang, no, from Tony De Luna. Sabi niya, I'm so very proud of Miss Lynn. Madam, thank you. Ang galing niyo po talaga. Ingat po kayo. They are watching from Camarines Norte. Oh. No, so sabi niya. Oh, pahabol lang po yan.
Okay. At balik tayo kay Mr. Entrepedia, Stephen Chase Lemon, for his Entrepedia tip number 3. No? Go for it, Chase. Third and last one, mga ka-entreps. This is your Mr. Entrepedia. Nagbabalik para sa 3 tips for a better presentation. Ito pong ating Entrepedia tip number 3. Smile and make eye contact. Ayan, simple lang po gawin yan kaso mahirap. Ito yung makakatulong na bumuo ng kaugnayan para sa'yo at sa mga nakikinig sa'yo. Mas lalo nilang pakikinggan yung mga sinasabi mo kapag naramdaman ng mga nakikinig na sila'y taus-pusong kinakausap at yung pagsasmile at yung pag-eye contact sa nila, makakatulong yun para mabuo yun. At yung mga ating ikatlong Entrepedia tip, smile and make eye contact. And po, at yan po ating tatlong Entrepedia tip mula sa ating Entrepedia. Sana makatulong po sa mga ka-Entrep na nakikinig sa ating ngayon. Ito po ngayon, Mr. Entrepedia, dito lang po sa Entrep Radio. Ayan, no? Salamat, Chase. And siguro pahabol na lang din sa ating guests, no? Thank you very much ulit. Pero kung gusto nila kayong makontak pala, paano gagawin ng ating mga ka-Entreps? Miss Lynn? Mag-message lang po kayo sa Facebook po ng Meta Voices, Facebook page po ng Meta Voices. Pwede niyo po akong i-DM or i-PM doon. Or you may send us a message po sa lin@creativevoices.com. So nakalagay naman po sa page kung paano niyo po kami makakontak. So puntahan niyo lang po ang Meta Voices Talent and Casting Agency page at mag-iwan lang po kayo ng mensahe. Nakalagay din naman po doon yung aking contact number. Pwede po kayo mag-send. So far po, may mga nagme-message naman na doon sa page at may mga voice artist na rin po tayong nabibigay sa kita. Ayan. Maraming salamat po sa Entrep Radio, sa DWIC. Thank you so much po. Ayan. Thank you, Miss Lynn. Thank you, Miss Lynn. Sa inyo naman po, Miss Nikki, paano po kayo makakontak, lalo na for Valentine's? I mean, for sa Facebook page din ng Dubbing Booth Company, or you can also email me, nikki@creativevoices.com. I-share na lang po yung email address. And you can also just message me sa Facebook. Yan. Ayun. Okay. Reachable naman pala. Reachable. Approachable. Approachable. Ayan. Thank you po, Miss Nikki. Okay. And thank you, Miss Lynn, for joining us this afternoon and for sharing about Meta Voices and Loving Booth Company. Thank you so much po. Bye, everyone. See you again. Thank you po. Thank you. Next episodes. Yan. So, thank you again, Miss Nikki and Miss Lynn, no, sa pag-share niyo po dito sa Entrep Radio ng paano makakatulong ang pag-voice artistry sa sarili and sa mga ibang negosyo. Ang susunod na programa po pala pagkatapos ng Entrep Radio ay ang Senior Citizens Forum with Meng Canlas at Dr. Rene Catan. Oo. So, partner, magpapasalamat na rin tayo sa mga kasama natin today ng mga ka-Entreps natin. Every week, kasama natin sila. Masugid nila tayong sinusubaybayan every Sunday dito sa DWIZ sa Entrep Radio. Maraming salamat din sa pagtagap sa amin dito sa bagong tahanan ng Entrep Radio, DWIZ 882. Maraming salamat kila Sir Alex, Sir Tito, Sir Nes sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. At salamat rin po sa production team sa background, and thank you for helping out with Entrep Radio. At syempre, maraming salamat kay Sir Choi, the Voice Master Gonzales, na walang tigil sa pagtulong at pag-motivate sa ating mga kaboses. At syempre, mga ka-Entreps, inaanyayahan namin kayo na sumali dito sa Entrep Radio. Message nyo lang po kami kung meron kayong negosyo na gusto nyo i-share para ma-motivate at ma-inform ang ating mga ibang ka-Entreps. And mga ka-Entreps, kung interesado kayong maging isang voiceover artist, ayan, sumali na sa Certified Voice Artist Program na ginawa at pinamumunuan ni Pocholo the Voice Master Gonzales. Ang mga online sessions na ito ay nakatuon upang pagalingin ang natatanging kakayahan ninyo sa pag-uboses. At sa pamumuno ng isa sa pinakakilalang influential speaker sa buong Pilipinas, Pocholo the Voice Master Gonzales, ma-inspire at ma-inform sa talakayan ng inyong mga ka-Entreps sa DWIZ 882 kasama ang inyong lingkod, Rene the Envoy Storalba. At ang inyong nag-iisang Mr. Entrepedia, Stephen Chase Lemon.
At ako naman po si Faith the Voz Pastrana. Ito ang Entrep Radio, the voice of Filipino entrepreneurs, ay hinatid sa inyo ng DWIZ 882 at ng Creative Voices Production. Sa pakipagtulungan ng Certified Voice Artist Program, Voice Acting Academy Philippines, Meta Voices Talent and Casting Agency, Dubbing Booth Company, Creative Sound Studios, at ng The Voice of the Youth Network. Ito ang Entrep Radio sa DWIZ 882. The voice of entrepreneurs. See you next episode. Entrep Radio Online.